At syempre, paborito pa rin puntahan ng mga shopper ang Divisoria sa Maynila. At tip po sa mga shopper ha, mamili po ng hating gabi o kaya madaling araw para po iwas hassle. Pero dahil alangan ng oras, eh, dapat po isaalang-alang nyo rin ang inyong pag-uwi, lalo na't mainit na sa mata ang inyong mga pinamili. Mula po sa Divisoria, may live report si Athena Imperial. Athena! Yes, Pia! Unti-unti na nga nagsisidatingan dito ang mga last-minute shoppers, lalo na't huling Biyernes bago magpasko. Kaya nga, nagkakaroon ng konting traffic dito sa aking likuran. Limang araw na lang, Pasko na. Kaya naman, parami na ng parami ang mga naghahabol sa pamimili ng kanilang mga panregalo. Dahil dito, kalaban ngayon sa pamilihan ang siksikan at pahirapan sa pagsakay sa mga pampasaherong sasakyan. Dahil sa dami ng mga taong sabay-sabay na nagsha-shopping sa umaga. Friendly tip para sa mga shopper, mamili ng hating gabi o kaya'y madaling araw para menos sakit ng ulo. Pero dahil alanganing oras pa, ang mga biyahe pa uwi naman ang ating aalamin. So tapos na po tayong mamili dito sa area ng Divisoria, malapit dito sa 999 Mall, etong Tutuban tsaka sa 168. Mas okay po kasing mamili ng hating gabi at madaling araw kasi wala kang kaagaw dun sa mga tindahan para sa pakikipagtawaran. Ngayon lalakarin natin mula rito hanggang doon sa rekto para dun tayong mag-abang ng sasakyan natin. Tara! Dahil sa sikip ng daan dito, walang nakakadaan na tricycle o kaya'y pedicab, kaya kailangan talagang maglakad. Wala namang masyadong makakasalubong, kaya mabilis na makararating sa sakayan ng jeep. Nandito na tayo sa kanto ng Recto at Abad Santos at nandito naghihintay yung mga jeep na pwede nating sakyan. Magtatanong tayo kung anong jeep yung maaari nating sakyan dito. So ito pa Morita to, no? Okay. Pagdating namin sa Morita, kailangan maglakad ng kaunti sa kahabaan ng Espanya para rito mag-abang ng jeep na biyaheng Project 2 at 3 sa Quezon City. Uwi tayo ngayon sasakay. Ito na yung jeep na papuntang Project 2 and Project 3. Ayan, so dahil madaling araw, walang masyadong sakay. Tapos yung pamasahin natin mura lang, 8 pesos mula Divisoria hanggang Morita. Tapos kanina nagbayad tayo ng 14 hanggang Kamuning na yun. Sa wakas, nakarating din sa Quezon City. Ayan mga kapuso, nandito na po tayo sa Kamuning, no? Wala pang 30 minutos, nakarating na tayo dito sa Quezon City. At kung physically fit at kung mas nagtitipid tayo, pwede nang maglakad mula rito papuntang GMA. Pero dahil marami nga po akong dala, sasakay pa tayo ng isang jeep mula rito sa J. Jimenez dito sa Kamuning papunta sa GMA. Isang sakay na lang. Dadaan po kayo sa harap ng GMA, kuya. Harap, okay. Kapit na. Pwede ba dun kuya sa may tapat mismo? Okay lang. Okay. Ayan, so nakarating na tayo dito sa tapat mismo ng GMA mula Divisoria, tatlong sakay lang. At nakamura rin tayo dahil 16 pesos plus 14 pesos. Yun lang yung ginastos natin. So talagang mabilis siya kasi madaling araw tayong namili at saka walang masyadong sakay yung mga sinakyan natin. Na, punta na tayo sa GMA. Tawid na lang ng kalsada. 45 minutes lang ang aming biyahe mula Divisoria hanggang Quezon City. Nakaiwas na kami sa dagsaan ng mamimili. Mas mabilis pa ang aming biyahe. Yes, Pia, kumpara nga kaninang hating gabi at madaling araw ay mas sumikip ang daloy ng trapiko dito sa kanto ng Abad Santos at Recto. Ito yung binanggit ko kanina, no, na kung saan maaaring sumakay yung mga nag-shopping para mas mabilis silang makarating sa Espanya, Maynila at Quezon City. So ngayon, hindi maaaring huminto ng matagal yung mga jeep kasi nga yung traffic lights. Kaya ang dapat gawin dito ay mabilisan yung pagsakay. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Divisoria. Pia? So Athena, baka marami na ngayon ang maengganyo na mamili ng hating gabi o di kaya madaling araw. Pero kapag ganung oras ka ba mamili, Athena, pareho pa rin yung binibenta nila. Tsaka kamusta yung tawaran? Kasi di ba parang anong oras ba nag-umpisa yung sinasabi nilang buena mano, yung pagpag? Di ba pag ganun kasi mas makakamura ka.
Sa experience namin, Pia, no, pag gabi, mas madaling makipagtawaran yung mga 100 pesos na shirts. Pag sinabi namin 80 pesos na lang po, nako, ibibigay nila hanggang 60 pesos. So, kailangan lang din kasi mag-ingat dahil gabi nga, hating gabi at madaling araw. Pero yung binibenta nila, Athena, pareho lang. Kung anong binibenta sa umaga, yun din ang binibenta sa gabi. Walang mga tindero o tindera na nagsisiuwian? Yung kung ano yung binibenta sa umaga, yun din sa gabi. Pero dahil siguro medyo inaantok sila, no? At dahil konti nga yung mga bumibili, pinapatulan rin nila yung mga tumatawad. Kaya nga sabi ko kanina, kung gusto mong tumawad, eh hating gabi at madaling araw ka nalang bumili. Nako, okay na experience yung midnight shopping na yan, ha? Maraming salamat sa'yo, Athena Imperial.